Magandang araw! Narito ulit ako si Teacher Lala upang ipagpatuloy ang pag-aaral natin sa asignaturang Araling Panlipunan panghuling linggo sa inyong module ikatlong markahan. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa ang mga namumuno at mga mamamayang nag-aambag sa kaunlaran ng aming komunidad. Sa aralin na ito, ikaw ay inaasahang makikilala mo ang mga taong tumutulong sa komunidad sa iba't ibang pamamaraan. Ang bawat isang mamamayan ay may responsibilidad na dapat kampanan na makatutulong sa pagpapaunlad ng kani-kanilang komunidad. Ang paglilingkod ay pagbibigay ng serbisyo o pagtugon sa mga pangangailangan ng tao. Ang pamahalaan ang pangunahing tagapagbigay serbisyo sa mamamayan. May mga iba't ibang ahensya o tanggapan ang pamahalaan na tumutugon sa iba't ibang paglilingkod na kailangan ng tao. Halimbawa nito ay ang Department of Education o DepEd na namamahala sa pagbibigay edukasyon sa komunidad. May iba't ibang tanggapan ang pamahalaan na matatagpuan sa mga barangay o bayan. Bawat bayan ay may munisipyo. May mga kawani ang munisipyo na katuwang ng mga pinuno sa pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Kabilang sa mga ito ang pag-aasikaso sa mahahalagang dokumento na kailangan ng mga mamamayan. Regular din ang pangongolekta ng basura upang mapanatili ang kalinisan at makaiwas sa sakit ang komunidad. Tungkulin din ng munisipyo ang pagpapabuti ng kalusugan ng mamamayan. Ang mga pulis naman ang nagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa komunidad. Ang mga bombero naman ang tumutulong kung may sunog o sakuna sa komunidad. Bukod sa pamahalaan, may mga ordinaryong mamamayan at pribadong samahan din na naglilingkod sa mga mamamayan ng walang bayad. Ito ay karaniwang tinatawag na non-governmental organization o NGO. Ang mga ito ay nagbibigay tulong tulad ng pagbibigay kaalaman sa mga magsasaka sa mga pagtatanim, tumutulong sa pangangalaga ng kalikasan, at pagbibigay serbisyong pangkalusugan at pang-edukasyon sa malalayong lugar. Para sa una ninyong gawain, isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung ito ay mali. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Tingnan at suriin ang mga larawan. Piliin sa loob ng kahon ang organisasyong tumutulong sa komunidad na nasa larawan. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Sa tulong ng iyong magulang o nakatatandang miyembro ng pamilya, isulat sa loob ng bilog ang pangalan ng isang non-governmental organization o NGO. Ilista ang serbisyong binibigay nito sa mga mamamayan. Gawin ito sa isang malinis na papel. Para sa isa pa ninyong gawain, lumapit sa iyong magulang o nakatatandang miyembro ng inyong pamilya, ipakwento ang isang aktibidad ng inyong pamahalaan o ibang naglilingkod sa mamamayan na naganap sa inyong komunidad. Para sa isa pa ninyong gawain, sa tulong ng iyong magulang o nakatatandang miyembro ng inyong pamilya, isulat sa loob ng tatsulok ang mga samahan o organisasyon na nagbibigay serbisyo sa inyong komunidad. Punan ang patlang ng wastong salita o konsepto upang mabuo ang diwa ng pangungusap tungkol sa aralin. Dito nagtatapos ang ating aralin sa asignaturang Araling Panlipunan, ikatlong markahan. Hanggang sa susunod na markahan nating aralin.